natutupan lahat. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng san tinakpan. Magsingawit kayo at siya'y pagdangal, magpakailanman. Magpuri kayo mga anghel ng Diyos, sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo mga langit, sa Diyos na sa inyo'y lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng sandinakpan. Magsingawit kayo at siya'y pagdangal, magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sama natin sa banal na misang ito ang lahat ng nakikiisa sa atin sa Facebook Live at sa YouTube channel. Patuloy nating pinagdarasal ang kagalingan ng lahat ng mga may sakit, lalong-lalo na yaong nakikiisa sa atin sa banal na misang ito. Isama din natin sa banal na misang ito ang seguridad ng ating mga kapatid na mga overseas Filipino workers. At patuloy nating pinagdarasal ang lahat ng mga intentions na inyo pong pinadala dito sa simbahan ng Quiapo, lalong-lalo ng kaluwalhatian ng kaluluwa ni Violeta Panas Serranilla. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, naluba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng maanghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, labi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan, sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay. Kami itang kilikin mo at laging subaybayan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Kaya, lumikha siya ng mga hayop sa parang at ibon sa himpapawid, inilapit sa tao, at ipinaubaya dito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, iyon ang magiging pangalan nila. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o mailap. Ngunit wala ang isa man sa mga ito ang angkop na kasama at katulong niya. Kaya't pinatulog ng Panginoon ang tao
samantalang nahihimbing. Kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko. Laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang siyang itatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki nagmula siya. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa, sapagkat sila'y nagiging iisa. Kapwa sila hubad, gayon may hindi sila nahihiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay, sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligayat, uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan ng asawa ay parang ubas na mabunga, bagong tanim na ulibo, sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay, pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. O Alleluia, O Alleluia, O Alleluia, O Alleluia. Sa kababaan ng loob, dinggin ang salita ng Diyos upang kayo ay matubos. Alleluia, 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 Alleluia. Sumain niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtungo si Jesus sa lupain ng Tiro at tumuloy sa isang bahay doon. Ayaw sana niyang malaman ni Numan na naroon siya. Subalit, hindi gayon ang nangyari. Ang pagdating niya ay nabalitaan ng isang inang may maliit na anak na babaeng inaalihan ng masamang espiritu. Pumunta siya agad kay Jesus at nagpatirapa sa kanyang harapan. Ang babaeng ito'y hintil, tubo sa Siro-Pinisya. Ipinamanhik niya kay Jesus na palayasin ang demonyo
na nasa kanyang anak. Ngunit sinabi ni Jesus, kailangang busugin muna ang anak. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta man na nasa ilalim ng hapaga ay naninimot na mga mumong nalaglag ng mga anak. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, dahil sa sinabi mo, maari ka nang umuwi, iniwan na ng demonyo ang iyong anak. Umuwi ang babae at naratnan niya sa higaan ang bata. Iniwan na ng demonyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesu Kristo. Magsiyo po muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang ating pagbasa ngayon ay mula sa aklat ng Henesis. At ang pagbasa ay nagsasabi sa atin kung paano nilikha ng Diyos ang unang babae upang maging kapariha ng lalaking nilikha niya. Mga kapatid, marami tayong matutunan mula sa talatang ito tungkol sa magandang plano ng Diyos para sa kalalakihan at kababaihan na magkaisa sa mapagmahal na pagkakatugma. Kung inaanyayahan ko kayong paglilayan natin ang huling bahagi ng pagbasa ng Henesis, sinabi dito, kung saan sinabi sa atin na ang lalaki at babae ay parihong hubad, ngunit hindi sila nakaramdam ng kahihiyan. Ang kanilang pagiging hubad ay tumutukoy hindi lamang sa katotohanan na wala silang suot na damit, ngunit ito ay nagpapakita sa atin ng isang bagay na mas malalim. Wala silang dahilan upang itago ang kanilang mga sarili. Napakakomplikado ng salitang kahihiyan. Una, may dalawang kahulugan ang kahihiyan. May mga uri ng kahihiyan na nakakalason. Yung tinatawag nating nakakalason na kahihiyan. Halimbawa nito yung mga nakaraang trauma o mga paraan kung paano pinalaki ang tao. Pangalawa, mayroon din isang malusog na uri ng kahihiyan na nakakatulong upang alertuhan tayo sa katotohanan na may magsabi sa atin o nagawa tayo o tayo kapag tayo ay nakagawa ng hindi maganda. Halimbawa, isang halimbawa nito, ang isang estudyante ay nandaraya sa kanyang exam, sa kanyang paaralan. At sa kalaunan, siya ay nahihiya sa kaniyang ginawa. Ang ganitong uri ng kahihiyan ay isang mensahe mula sa ating konsensya na kailangan nating pagsisihan ang ating maling ginawa, ang ating maling gawain. Humihingi ng kapatawaran sa Diyos at gawin ang anumang reparasyon na magagawa natin sa sinumang nasaktan sa ating pag-uugali. Pero sa ating unang pagbasa, ang ating mga unang magulang
hanggang sa puntong ito ay hindi nakaramdam ng kahihiyan dahil wala silang ginawang masama. Hindi sila nakaramdam ng kahihiyan at hindi nila kailangan itago ang kanilang mga sarili o ang kanilang mga aksyon sa isa't isa mula sa Diyos. Dahil lahat ng kanilang ginawa ay naaayon sa mabuti at naaayon sa plano ng Diyos. Pero kung itutuloy natin ang pagbasa sa aklat ng Genesis, makikita natin ang nakakalungkot, ang kahangahangang kalagayan ay hindi natutuloy na ang lalaki at babae ay piniling kumilos ayon sa kanilang pansariling kilos at lumaban sa kalooban ng Diyos. At sa gayon ay nagdudulot ng kahihiyan at pagkawasak. Ulit, kung tutingnan natin yung unang bahagi ng Genesis, walang kahihiyan, pareho silang hubad, hindi sila nahihiya dahil sinusunod nila ang kalooban ng Diyos. Kapag tayo ay gumagawa ng mabuti, hindi tayo nahihiya. Pero kapag tayo ay nagkakasala na, doon na tayo nagsimulang nagtatago. Diba? Kapag kayo ay gumawa ng mabuti sa kapwa mo, wala kang dapat ikahiya. Pero kapag ikaw ay nagsimula ng gumawa ng labag na hindi ikakabuti ng iyong kapwa, nasisira na ang iyong pangalan, unti-unti na tayong nagtatago. Gaya ng ginawa ng ating mga unang magulang. Napakaganda ng plano ng Diyos. Pero ang ginawa nila, mas pinili nilang suwayin. Mas pinili nilang hindi sundin ang plano ng Diyos. At pinili nilang kumilos laban sa kalooban ng Diyos. At ang resulta nito ay isang kahihiyan at pagkawasak sa kanilang sarili at sa kanilang mga inapo at lahi. Ang salmo natin ngayon ay nagpapahayag at nagpapaalala sa lahat na matakot sa Panginoon na lumakad sa kaniyang daan. At pagkatakot sa Panginoon sa kasong ito ay ibig sabihin ang paggalang sa Kanya, paggalang sa Kanyang salita, paghanga sa Kanya, at pagkilala sa Kanya bilang Panginoon. Kaya hinihikayat tayo ngayon ng gospel aklamasyon na mapagpakumbaba, natanggapin ang salita na itinanim sa atin ng ating Panginoong Diyos na makapagliligtas sa ating kaluluwa. Ngunit, madalas nating tinatanggihan ang salita ng Panginoon, kaya nararanasan natin ang kahihiyan na dumating kapag alam natin nakagawa tayo ng mali. Kapag nahihiya tayo sa ating mga salita at kilos, natutokso tayong magtago sa Panginoon. Ngunit sa ebanghelyo natin ngayon, ang babae sa ebanghelyo ngayon ay nagpapakita sa atin ng isang mas mabuting paraan. Ang kanyang anak na babae
ay pinahihirapan ng isang maruming espiritu. Maari nating tingnan ito ay ikinakahiya ng babae. Gayon din ang kanyang kalagayan, dahil siya ay isang babaeng dayuhan na hindi karapat-dapat paboran ni Jesus. Kahit siya ay nahihiyang lumapit sa ating Panginoong Jesus dahil sa kalagayan ng kanyang anak at dahil siya ay hindi kasapi, dahil siya ay nakabilang sa mga hintil, pinilit pa rin, nagpakumbaba pa rin lumapit ang babae. Nilunok niya ang kahihiyan, alang-alang lamang sa kanyang anak. Gayon paman, hindi siya nag-aatubiling na iharap sa kanya ang kanyang sarili at ang kanyang pangangailangan. Batid na siya lamang ang makapagpanumbalik ng kanyang anak, kahit na hindi agad siya tinulungan ni Jesus. Patuloy pa rin ang babae sa pagtiyaga. Ito ay isang kapangyarihan at aral sa atin, lalong-lalo na sa mga taong pinahihirapan sa isang diwa ng maruming espiritu, mga taong tinutukso, na mga taong kasinungalingan ng masama, nalilinyang tayo sa maling pangako ng mundo at nagdurusa tayo sa ating sarili, sa ating sariling kahinaan at katalinuhan sa loob. Saan tayo makahanap ng tulong sa ating malungkot na kalagayan? Saan nakahanap ang babae ng tulong sa kanyang anak? Pumunta tayo kay Jesus. Lumapit tayo sa Nuestro Padre Jesus Nazareno. Siya na nagsasalita sa atin ang nagkakaroon ng langit at lupa, at siya rin ang nagsasabi, at siya rin ang Diyos na magsasabi sa atin ngayon na dapat tayong magpakumbaba, natanggapin ang salita na itinanim sa ating puso, ang salitang nakapagliligtas sa ating mga kaluluwa. Kung tayo ay lalapit sa Kanya, kahit nakaranas tayo ng kahihiyan, kahit na kinikilala siya bilang Panginoon, mapagpakumbaba tayo at dapat tayong determinadong lumakad sa kanyang daan. Tulad sa babae sa Ebanghelyo, sinasabihin niya, mapalad ang mga taong may takot sa Panginoon. Lumapit tayo sa Kanya at magtiwala kay Jesus Nazareno na ating Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga minamahal ko mga kapatid, binuwag ni Jesucristo ang Pader na naghihiwalay sa mga Hudyo at Hintil bilang isang sambayanan ng iisa, bago at walang hanggang tipan. Manalangin tayo sa Amang nagbubuklod sa atin. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Ang simbahan sa buong daigdig, naway maging daluyan ng awa, kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Bilang komunidad ng mananampalataya, naway hindi tayo magkahati-hati dahil lamang sa mga simple o walang kwentang dahilan ng away. Manalangin tayo. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami.
Ang mga inang nagiging balisa at nag-aalala tungkol sa kalusugan ng kanilang mga anak, naway huwag makalimot na tumawag kay Jesus. Manalangin tayo. Diyos na lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Ang mga may sakit at mga naghihingalo, naway makatagpo ng kaginhawahan sa Diyos ng pag-ibig at awa, manalangin tayo. Diyos na lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Makapangyarihan Diyos, aming kanlungan at lakas, nais mo na kami ay maging isang sambayanan, maging bukas nawa ang aming kalooban sa pangangailangan ng iba. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Ang maihando sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan, aming iaalay ang tinapay at alak sa isag ng aming buhay. Magsitayong lahat. Manalangin kay mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangala sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ang iyong itinatangi, ang mga banal na kapiling mong lagi, ang iyong pag-iliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Magsinod ba ang lahat?
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yeso Kristo. Bago pa niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagatihati niya iyon na inabot sa kaniyang mga alagada at sinabi, tanggapin at ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagada at sinabi, tanggapin nat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francesco na aming Papa, at ni Jose Advincula na aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin makapatid naming na himlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan, at magindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, nang kabiyak niyang puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawala ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yeso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa'yo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu O Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. 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 Sa tagubili na nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso
at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kami payapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsunod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago malisarapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Kahabagan, Panginoon.
kaligtasan, sama-sama ilayo mo ako. Ang sugo mong umiibig sa'yo. Kung kayo po ay mayroong naitatabi mga lumang palaspas ng mga nakaraang taon, ay maaari nyo na pong dalhin dito sa ating simbahan. Ito po ay susunugin sa February 21, pagkatapos na ikalima ng hapon ng misa. Ang abo mula rito ang siyang gagamitin sa Ash Wednesday, February 22. Maraming salamat po. Pinapalalaan ng lahat ng maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkus dapat natin pagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng alert level 1 at sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate at para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agaran tayong magpabakuna at booster. Pagkatapos ng misa, bibisikan po lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan na lahat ng manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. At pagkatapos ng pagbibisik, mangyari lamang maupo muna ang lahat na nasa loob ng simbahan at hintayin banggitin ang grupo na inyong inupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat, sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor na itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagkatinuming nagkakaisang ibinigay, kami ni loob mong makapakinabang, kaisa ni Kristo kami naway makapamuhay, upang makapamunga ng may kagalakan, para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan, sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isos Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang malo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatawan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang madalang imahin at dasalan sa pamamagitan na bendisyon na ito. Nawa'y maalala nilang pangako noon sa biniyaga na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal
ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.